Good afternoon, everyone. Welcome to our attendees, to our corporate accounts, Healthway and QualiMed patrons. We are now live in Facebook of QualiMed and Healthway. Let me warmly welcome everyone to the third joint webinar of QualiMed and Healthway. I am Dr. Vanessa Dela Paz, a family medicine specialist, and I will be your moderator for today's webinar. We have a very interesting topic today. We will be discussing flu vaccine for safely returning to work. Now, it is a very relevant and important topic to discuss. Now, if you all have been following the news released by PAGASA, they have announced that it is officially the rainy season here in the Philippines, meaning it is also the flu season already. And as you all know, majority of our companies are requiring their employees to return to work. And that means that flu, an infectious disease, can also be, you can also get the flu in the offices. So again, this is a very interesting and relevant topic to discuss. And for today's webinar, we will be focusing on the importance of flu vaccine in keeping our families safe and healthy as we return to our work. Now, if you have questions, please do not hesitate to type in your questions in the Q&A box. Whether you are attending via Zoom or via Facebook Live, you may leave your questions there and we will answer them once we reach our Q&A portion. Now, to introduce our speaker for today, let me introduce to everyone Dr. Zaira Tolentino. Now, Dr. Tolentino is a registered medical technologist. She graduated from Far Eastern University, Nicanor Reyes Medical Foundation, and did her postgraduate medical internship in Veterans Memorial Medical Center. Again, let us warmly welcome Dr. Tolentino. And Doc, let us start our very interesting topic for today. Good afternoon, Dr. Vanessa. Good afternoon, everyone. Thank you for that warm introduction and for the warm welcome. I'm happy to be back with Healthway and QualiMed again. Okay, so we have a very interesting topic for today. This is the flu vaccination and flu in general. Okay, let me just share my screen. Can you see my screen now? Yes, Doctora. Okay, po. And can you hear me loud and clear? Yes. Okay. Thank you so much. Okay, again, good afternoon, everyone. Magandang hapon kung nasaan man po kayo ngayon. Nasa opisina, nasa bahay, o nasa sasakyan, kahit nasan pa kayo. And please be safe. Okay. So, simulan na po natin. Ano ba ang mga paniniwala ninyo or ng mga ating participants tungkol sa flu? Maaari nyo pong i-raise o itaas yung inyong kamay dito sa Zoom platform if you want to answer. Okay. First, mahalaga ang bakuna para sa lahat ng tao mula bata hanggang matanda. Naniniwala ba kayong mahalaga ito o hindi? Okay. So, meron ng mga nag-raise ng hands nila. Nagsasabi na mahalaga ang bakuna para sa lahat ng tao. Next. Okay. Maaaring maging malubhang sakit ang pangkaso. Okay. Medyo dumami yung mga nag-raise ng hands nila. Thank you for participating. Next. Maaaring walang ipinapakitang sintomas ang mga may sakit na pangkaso. Okay. Sige, parang konti lang. Sige, ka-clarify natin ito mamaya. Next, maaaring maging mas malubha ang sakit kapag nagkatangkaso ang mga taong may sakit na diabetes, alta presyon, o high blood, sakit sa puso, kika o asthma, bronchitis at emphysema. Okay. Okay, dumadami na yung mga participants and nagpa-participate sa atin.
Okay, next. So, as we all know, sa atin naman lahat bilang tayo ay mga manggagawa, nagtatrabaho, ang prioridad natin ay ang kalusugan at kaligayahan ng mga mahal natin sa buhay, hindi po ba? Kaya nga tayo ay nagtatrabaho, nagpapakahirap upang mabigyan natin ang ating mga mahal sa buhay ng magandang kinabukasan at magandang buhay. Okay. Okay. So, tangkaso, iwasan, pamilya, proteksyonan. Bilang mga manggagawa, tayo po ay, at mga nagtatrabaho, tayo ay mas exposed sa lahat ng sa mga tao, sa iba't ibang paligid, kaya mas prone po tayo sa infections. Kaya lagi nating papanatilihing malinis ang ating mga kamay at lagi nating papanatilihin na malakas ang ating resistensya. Sa ating marami bang mga sakit na naitatala sa ating mga manggagawa at saan ba tayo nabibilang? Most commonly po, we belong sa administrative and support service activities. Last 2017, nakapagtala ng 32,300 na occupational diseases sa mga sa industry group na ito. Ano ba yung mga occupational diseases na madalas na nare-report sa ating mga manggagawa? First of all, back pain. Sasabihin, doktor, ang sakit ng likod ko. Tapos pag in-interview mo, ang sasabihin, sa office work sila, palaging nakaupo. Kaya ito yung one of the most common na complaint ng mga pasyente natin. Even dun sa mga nagtatrabaho sa mga, yung mga nagbubuhat sa construction o kaya yung sa mga planta. No? Next is hypertension. Another is neck and shoulder pains, pananakit ng balikat tuwing kasama din dito yung kapag nakaupo tayo ng matagal at kapag nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay, no? Next is asthma, occupational asthma. And next is other infections. Ano ba yung mga infection na to? Okay, one of the most common infection na nakukuha natin sa work at sa ating paligid ay tangkaso or influenza. Ang tangkaso ay nakakahawang sakit sanhi ng influenza virus na nagdudulot ng infection sa respiratory tract, which is yung ilong, lalamunan, at ang baga. Ano ba yung mga sintomas nito? Mga sintomas nito ay ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan, pananakit ng katawan, panghihina ng katawan, o kaya kasama din dito yung pagkawala ng ganang kumain. Next. Okay. Doktora, parang pare-parehas lang naman yung mga sintomas. Paano ko masasabing flu o kaya sipon lang? O kaya paano ko masasabing COVID na? Karamihan sasabihin nila na COVID agad yan. Kahit simpleng ubo lang, ganyan. Okay, so meron tayong common causes po ng mga sintomas na ito. First is the common cold. This is caused by rhinovirus. Ito po ay nakakahawa din. Ang mga taong may sintomas ay nagkakaroon ng viral shedding. Ang viral shedding po, ito yung paglabas ng virus sa katawan ng tao, kaya siya nagiging nakakahawa. Ang away po nito is sa pag-ubo, sa pagsasalita, sa pagbahing. And this happens during the first 2 to 3 days ng infection. So ang sintomas ay cough, colds, fever, sneezing, and sore throat. Next is yung influenza or the seasonal influenza, which is caused by influenza virus A and B. Ito rin po ay nakakahawa. Pero dito sa influenza, nakakahawa ka na even 24 hours before ka pa magkaroon ng sintomas. At nagpipik ito or mas pinaka nakakahawa ka around the third day of illness. And you are exposed to the infection 1 to 4 days. Next, yung sintomas nito ay katulad lang nung sa common colds, pero dito mas mataas yung fever, nagkakaroon din ng pananakit ng katawan, chills, and paghihina ng katawan. Next is COVID. Nasa pandemic pa din po tayo, no? So
this is still everywhere. Hindi natin masasabi kung yung ubo ba na to or yung sipon ba ng katabi natin ay dahil sa COVID or other virus unless gumawa tayo ng mga certain diagnostic tests tulad ng RT-PCR and or antigen testing. Okay, so dito naman sa COVID, mas nakakahawa siya dahil ang viral shedding or mas nagiging infectious na ang isang tao kahit 2 to 3 days pa lang siya, 2 to 3 days na wala pa siyang sintomas. Okay, and mas mahaba yung exposure to infection. It's 2 to 14 days. Ang significant po dito ay nagkakaroon ng pagkawala ng panlasa at pang-amoy. Okay, next. So, ang paano ba na ipapasa yung influenza? Tulad ng nabanggit po natin kanina, kapag ang isang tao ay umubo o suminga, bumaheng, ang droplets po ay napupunta sa surface o kung may kausap tayo, nalalanghap po yun ng kausap natin. Okay? Kapag napunta naman ito sa mga surface, yung sa mga kadalasan nating nahahawakan tulad ng mesa, mga doorknob, pag nahawakan ito at ang taong nakahawak ay nilagay niya ang kanyang kamay sa mukha o sa bibig, sa ilong, maaari po siyang ma-infect ng influenza or ng any other viruses. Okay, next. This is an example of the viral transmission. Tulad nito, this is a common scenario po, no, kapag nagko-commute tayo sa jeep o sa mga pampasaherong tricycle, sa tren, merong isang, tapos enclosed space pa siya, no, naka-aircon. So medyo mas mataas yung exposure mo sa virus or sa infection. Kapag merong isang taong bumaheng or umubo nang hindi tinatakpan ang kanyang bibig, yung virus nasususpend siya sa air for some time. Tapos napupunta din siya sa mga surface tulad ng mga hawakan, yung sa jeep, no? Yun yung isa sa mga most common, tapos hahawakan mo yung bibig mo or yung ilong mo. Okay? Kaya kailangan nating palagian na hugasan o maglagay ng alcohol sa ating mga kamay at lalong-lalo na kailangan ang vaccination, flu vaccination, dahil tayo yung susceptible kasi sa infection, dahil kahit pa healthy ka, yung mga uuwian mo sa bahay, sila yung kailangan din nating ingatan. Okay, next. So, hanggang kailan ka nakakahawa? Most contagious or pinaka nakakahawa ka 24 hours prior ka magkaroon ng sintomas at 3 to 5 days pagkatapos mong magkaroon ng sintomas. Less contagious ka na or less nakakahawa pagkatapos ng 5 days mula nung nagkaroon ka ng mga sintomas. Para naman sa mga bata, mas mahaba yung yung infectivity nila. Mas matagal silang nakakahawa dahil mas mababa yung less mature kasi yung immune system nila. And wala pa silang prior na exposure to the virus, kaya wala pa silang prior na immunity. Next, so yung sagot po sa tanong natin kanina, maaaring maipasa ang tangkaso kahit walang sintomas. Okay, ano ba yung dapat kong gawin kung may tangkaso po ako? First, kailangan po nating limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama natin sa bahay. Hindi naman kailangan na sobrang iwas na iwas ka. Just be careful kung lagi mong di-disinfect yung mga hinawakan mo. You can wear a mask, no? Kasi lalo na at this time, hindi natin alam kung ano yung dahilan ng pagkaroon natin ng ubo or ng mga sintomas. Maaari pa rin po itong maging COVID. Okay. Next, takpan ang bibig at ilong kung babahing at o uubo at pagkakaroon ng sapat na pahinga. Nabanggit ni Dr. Vanessa kanina, no, na dineclare na po ng PAG-ASA ang rainy season. Tapos bumabalik na tayo sa office. So, ang karaniwang misconception ng mga, ang karaniwang sinasabi ng mga tao, naulanan po kasi ako kaya ako inubo. Okay, according to researches po,
from different universities and hospitals, ang ulan ay hindi siya ang direktang dahilan ng pagkakaroon ng lagnat, ubo at sipon. During rainy season po kasi or winter sa ibang or kung winter sa ibang bansa o kung pagmalamig ang panahon, yung mga tao kasi na-force tayo sa loob. Kasi umuulan sa labas, so lagi lang tayong nasa room, nasa office, nasa bahay, kaya mas mataas po yung rate ng infectivity. So mas madaming nahahawa kasi magkakalapit lang tayo. Another is that may mga viruses po kasi na mas matagal daw sila na nabubuhay kapag cold yung temperature and kapag very humid yung paligid natin. Under study pa ngayon yung sa araw kasi wala ngang araw and as we know, UV light is one of the disinfect, parang nakakapag-disinfect ang UV light. So, ayun, ang most common po ang reason po talaga ng infection is the flu, the virus and the bacteria, hindi po yung ulan o yung malamig na panahon. Okay, paano natin maiiwasan to? Kailangan nating uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain and also exercise to boost our immune system. Okay, next. Ito yung mga nabanggit ko kanina. Ano ba yung mga komplikasyon na maaaring maidulot ng sangkaso? Ano ba yung kailangan kong bantayan or kailangan kong gawin para mabantayan yung mga sintomas o kung lumalala yung aking tangkaso. So yung mga nasa left po ninyo, yung mga sintomas ng tangkaso na nabanggit na natin kanina, yung nasa kanan naman, mga complications. So neurological, yung mga febrile convulsions, Reye syndrome, these are common sa mga bata po. Yung mga kapag sobrang taas ng lagnat, nagkakaroon ng seizure, pag ang infection po kasi ang virus or ang bacteria ay napunta sa brain or sa mga nerves, nagkakaroon po ng inflammation or nagre-respond ang ating mga ugat. Next, cardiac, yung mga infection din, pericarditis, myocarditis, tapos lumalala po yung mga cardiovascular disease or yung mga sakit sa puso. Another is sa respiratory part naman, otitis media, croup, sinusitis, bronchitis, pharyngitis, ito yung mga infection of the inflammation or infection of the airways natin, pneumonia, lung infection, and paglalapo ng mga chronic lung diseases. Yung mga ito yung otitis media, common to sa mga bata kasi yung tubo sa tenga nila, yung eustachian tube, mas short siya tsaka mas horizontal. So yung infection and yung fluid, mas nagde-deposit siya dun sa may likod ng eardrum. Okay. Next, sa pregnancy naman po, nakaka-apekto din ito kapag dahil nagkakaroon ng maternal complications. Nagkakaroon din ng posibleng pagkamatay ng bata sa sinapupunan o kaya kapag ipapanganak na, prematurity, mas mababang timbang ng bata. So musculoskeletal naman, myositis at rhabdomyolysis. Okay. So sino po ba yung mga mataas yung risk for flu-related complications o yung magkaroon ng iba pang sakit dulot ng tangkaso. Ito po yung mga tao, yung mga bata na less than 5 years old, especially less than 2 years old, older adults or yung 65 years old and above, pregnant women, and then people with certain health conditions. Next, okay, yung mga infants and children, bakit ba mas at risk sila of the complications brought about by flu. Tulad ng nabanggit ko kanina, hindi pa ganun ka-mature yung immune system nila and hindi pa sila na-expose previously to the virus, so wala pa silang immunity to that. So hindi pa kilala ng katawan nila yung virus. Kaya kapag first time na nagkaroon sila ng infection, medyo
mas medyo mas malala compared sa ibang tao yung kanilang nagiging sintomas. Next is yung older adults. This is because of decreased immune system, no? Mas mababa na yung depensa nila, depensa ng katawan nila. Tapos meron pa yung mga ibang sakit tulad ng high blood, diabetes, or sakit sa bato. Kaya mas prone talaga sila to developing complications. Next naman po is yung certain racial or ethnic groups. Last 2017, I think, merong study na ang pinakamaraming flu-related hospitalizations is from non-Hispanic blacks, yung mga nakatira po sa Africa. This is because they have very low vaccination rates dun sa area nila, and they have limited access to healthcare. So that is one of the most common reasons kung bakit merong mga ethnic groups or racial groups na mas prone to developing complications from flu. So next is pregnant women and women up to 2 weeks postpartum. So flu is more likely to cause severe illness in pregnant women kasi mas mababa din yung immune system nila. So this all comes down to kung gaano kalakas yung immune system mo. This is because sa pregnant women, syempre dalawa sila sa may binubuhay pang bata, no, yung mother, kaya kailangan mas malakas yung immunity niya. Kaya ang ina-advise talaga natin at ng mga OB especially, yung magpa-vaccine ng flu vaccine ang mga buntis. So next is people with certain chronic health conditions. So yung mga heart disease, ang flu po kasi, it can flu infection can rupture yung mga plaque o yung mga parang namuong taba sa daanan ng dugo natin. Pag natanggal yon or pwede siyang pumutok, magkakaroon ng alilipat siya sa ibang lugar, pwedeng magkaroon ng stroke or magkaroon ng increased risk for other cardiovascular diseases. Next is yung obesity naman po. Pag sa mga mas mataas po kasi ang BMI BMI of 40, no, they have longer viral shedding daw. So mas matagal silang nagiging infectious din. And because obesity is a metabolic and endocrine condition, yung immune system nila, it is geared towards inflammation. So kapag may konting infection lang, mabilis siyang magkaroon ng inflammation. Next is yung compromised immune system, tulad ng nabanggit natin kanina, and yung mga lung diseases na nagiging worse, tulad ng COPD, which constitutes yung bronchitis and yung emphysema. Okay. So base po sa mga pag-aaral, ang mga taong may sakit sa puso ay nanganganib na kapag may itang kaso, they have 6 times higher risk na magkaroon ng heart attack magmula sa isang linggong pagkakasakit ng itang kaso. Next, sa mga tao naman na may sakit sa baga tulad ng hika, bronchitis o emphysema, mas nagiging malala yung sintomas ng emphysema o bronchitis. Ang mga sintomas po ng mga taong may emphysema or bronchitis, yung shortness of breath, this is because yung airway kasi sensitive and inflamed, kaya yung namamaga, tapos madami yung mucus o yung phlegma sa loob. Kaya kapag nagkaroon pa ng infection, dadami pa lalo yung mucus, mas lalong mahihirapan yung mga taong may sakit nito. Next is maaaring atakihin ng hika yung mga or mapalala yung karamdaman ng mga taong may hika. Dahil po ito ay yun nga, sensitive din ang airway ng mga taong may hika. At lalong mapapalala nito yung hirap sa paghinga nila. Okay, next. Ang mga mabigat at lagpas sa tamang timbang ay ang katawan ay nanganganib na magkaroon ng komplikasyon mula sa pangkaso at madalas na uuwi sa pagpapa-ospital.
Next, yung mga tao pong may sakit na cancer or HIV ay nanganganib din mula sa komplikasyon na maaaring maidulot ng pangkaso at nauuwi sa pagpapa-ospital at minsan kamatayan. These people po, yung mga patients na may cancer or HIV, they have very depressed immune system. Kaya po ingat na ingat tayo sa mga taong may sakit nito dahil yung infection po ay iniiwasan talaga natin sa kanila dahil hindi sila mabilis na hindi malalabanan ng katawan nila yung sakit agad-agad. Kailangan pa yan ng maraming gamutan. And for people with cancer or HIV, they need talaga yung flu vaccine. Pero for these people, kailangan i-coordinate din natin sa doktor nila dahil usually tinatiming yan sa iniiwasan yung time ng chemotherapy and yung mga antiretroviral therapy for HIV. Okay. Ang tanong naman natin ngayon, ilan sa inyo ang may sakit na diabetes? You can raise your hand. Parang wala. Healthy yata ang ating... Ayan, meron na. May dalawang nag-raise ng hands. Okay. So, ano ba yung effect ng diabetes? Bakit ano naman connection ng diabetes? Eh, infection naman ang flu. Okay. So, ang diabetes po kasi ay isang immunocompromised state na kung saan pinahihina ng diabetes ang kakayahan ng katawan na lumaban sa sakit. Okay? And yung epekto po ng diabetes, mataas yung sugar, apektado din yung vascular at immune system at mas mabilis kapitan ng sakit at magdulot ng mga komplikasyon. Sa mga tao po kasing may diabetes, no, acute illness tulad po ng flu makes it harder for them to control yung blood sugar level nila. Tapos kapag meron namang infection or pag may sakit tayo, usually wala naman tayong ganang kumain, di ba? Kaya bumababa yung sugar level natin dahil dun sa decreased appetite. Tapos iinom ka pa ng gamot na pampababa ng sugar. No? So, meron maraming complications na maaaring mangyari. Next. So, dahil dito, madalas po yung pagpapa-ospital ng mga taong may sakit na diabetes dahil sa flu. Ang mga symptoms, ang mga complications ng flu sa mga taong may diabetes ay pneumonia, paglala or other serious cardiac events at mga sakit na nakakaapekto sa utak. So itong slide na to, medyo busy siya, no? Ang main focus lang natin dito, yung flu, it can make chronic health problems like diabetes worse. It can raise yung complications risk by 3 times as opposed to healthy people. Kahit tayo, healthy tayo, sabihin natin, mild lang yung magiging epekto sa akin ng flu, hindi ko na kailangan ng flu vaccine. Hindi po totoo yun. Dahil tulad nga ng nabanggit natin kanina, na yung mga uuwian natin sa bahay, maaaring merong diabetes or hypertension, si nanay o si tatay o si lola, sila po yung kailangan nating isipin din na ang vaccine po, ang flu vaccination ay hindi lang po para sa atin na nabakunahan, para din po ito sa protection ng ating mga mahal sa buhay. Lalo na ngayon, no, bumabalik na po tayo sa work, nagiging face-to-face na ulit yung pagtatrabaho natin, tapos yung mga bata, pumupunta na rin sila ulit sa paaralan, no? Lalo na yung mga elementary, sila yung nagsisimula ng bumalik sa school. So, much more po na kailangan natin ng vaccination for the whole family. And for protection para hindi natin maranasan itong mga ine-explain natin na complications ngayon. Okay? Dahil po ang flu virus ay nag-mutate ng mabilisan tulad ng
COVID, no, marami na tayong strains na pinagdaanan, mga Omicron, Delta, parang ganun din po yung flu virus. Kaya every year, annual, every year, dapat po nagpapa-flu vaccine tayo. So the WHO or the World Health Organization recommends annual flu vaccination. Dahil po yung na-receive nyo last year, maaaring hindi na siya protective of the strains na meron tayo for this year. Okay. Okay. Ngayon naman, ilan naman po sa inyo ang mga may sakit na high blood? Yung mga may sakit sa baga tulad ng hika, bronchitis, o emphysema. Ito, feeling ko madami, high blood. Ito yung most common na mga nakalosertan dyan. Okay, medyo mas madami compared dun sa diabetes, no? Okay, pag-usapan naman natin yung mga taong may sakit sa puso, alta presyon, hika at bronchitis. Ano bang epekto ng trangkaso o ng flu infection sa kanila? Okay, so sa mga taong may hika, bronchitis o iba pang lung diseases, mas nagiging malubha po yung sakit sa baga. Tulad ng na-explain po natin kanina na mas nagiging inflamed po yung airways natin. Dumadami din yung secretions, yung phlegma. Kaya po mas nahihirapan pong i-fight ng katawan natin o labanan ng katawan natin yung infection. Next is heart attack and stroke. Maaaring magkaroon ng atake sa puso tulad nung example natin kanina na pag na-dislodge o natanggal yung plaque, cholesterol plaque sa isang daluyan ng dugo, maaari siyang lumipat sa ibang lugar, pwedeng magkaroon po ng stroke dahil mababarahan yung daluyan ng dugo na yon. Next is progressive loss of lung function. Another is permanent physical decline. Nawawalan ng lakas ang katawan. Yung iba, pag nagkaroon ng infection, nagiging bedridden na sila kasi humina na ng tuluyan yung katawan nila. Karaniwan yan sa mga taong may chronic diseases tulad ng hypertension, diabetes, or sakit sa bato, no? Kapag nagkaroon ng infection, mga ospital, tapos naging bedridden, ayan. Next is hospitalization and death. Yan po yung iniiwasan po talaga nating mangyari. Kaya po, we advocate for flu vaccination, pag-iingat, at pagiging malinis sa katawan at sa kapaligiran. Okay, next. So, yung slide lang na to, yung kanina, even when chronic conditions are well managed, flu can worsen symptoms and lead to life-threatening complications. Okay, kaya ang motto natin sa medicine ay prevention is better than cure. Kahit pagaano kagaling yung doktor na titingin sa'yo para pagalingin ka, mas maganda pa rin kung hindi ka napunta doon, di ba? Kung hindi ka napunta sa ospital. So we have to prevent para hindi tayo magkaroon ng sakit at hindi tayo ma-ospital. Okay. So paano ba natin maiiwasan magkatrangkaso? Ayoko pong magkaroon ako at yung pamilya ko ng mga nabanggit nyo kanina. Okay. First is magpabakuna laban sa influenza taon-taon. Ang best time po to receive the flu vaccine is March to May, yung bago po mag-start yung flu season or yung tag-ulan para protected ka na. Okay? Pero kahit kung hindi mo siya na-receive ng March to May, dahil March kasi nagsisimula ang lumalabas yung mga flu vaccines natin, no? Kapag hindi mo siya na-receive, you can still receive it all throughout the year kasi yung influenza virus naman, nandyan siya all year round. Okay? Next is proper hygiene. Takpan ang bibig at ilong kapag babahing o uubo upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Tapos iwasang hawakan yung mata, ilong o bibig kung nahawakan ang discharge ng isang may trangkaso. Ugaliin din yung
palagi ang paghuhugas ng kamay, gamit ang tubig at sabon, or kung hindi available yon, pwede pong alcohol or sanitizers. Next is iwasang lumapit sa taong may sakit. Dito po prone yung mga taong or yung mga persons with disabilities, no? They are one of the high risk population for having influenza. Kasi po kapag for example yung mga taong decreased or hindi sila masyadong nakakagalaw, decreased yung mobility nila, hindi naman sila makakaiwas dun sa mga caregiver nila o sa mga kamag-anak nila sa bahay na nag-aalaga sa kanila na may sakit. So, tayo po yung dapat na mag-iingat lagi at protection na ng ating sarili para sa ating mga mahal sa buhay at sa mga tao din sa paligid natin. No, kasi kapag kahit hindi mo siya kilala, halimbawa katrabaho mo siya, kapag hindi ka careful, parang ripple effect. Kung napapansin nyo sa office, kapag may isa lang sinipon saka inubo, magkakaroon na ng sipon at ubo yung lahat ng tao. Parang ganyan din yung sa COVID, di ba? Ganyan din po sa flu and other viruses. Magkaroon lang ng isang may sakit, lalo na naka-expose, nasa isang lugar lang tayo, maulan, lalo na ngayon, maulan din sa labas, no? Nandun lang tayo sa loob. So, increased po yung risk of infection. And that's why, again, kailangan talaga nating magpa-flu vaccine to protect ourselves. Okay. So, I think yun na yung end ng presentation. Pero, we have to answer again yung mga tanong kaninang simula ng presentation natin. Sana mas mataas na po, mas madami na po yung sasagot ngayon, no? Okay. So, mahalaga daw ang bakuna para sa lahat ng tao mula bata hanggang matanda. Okay, you can raise your hand po ulit. Ayan, dumadami na sila. Okay. So, ayan po. Tama po na mahalaga ang bakuna para sa lahat ng tao mula bata hanggang matanda. Ang flu vaccination po natin is recommended from 6 months. 6 months na bata and hanggang sa pagtanda po. No? Sasabihin nila na yung iba sinasabi nila na ay masyado pang bata, hindi pa niya yan kailangan. So kailangan po talaga ng mga 6 months and above na magkaroon din ng flu vaccine kasi nawawala na po yung protection ng flu vaccine from the mother na naipasa sa bata after 6 months kasi kapag nagpa-vaccine yung ano yung buntis, no? Yung antibodies niya nalilipat din doon sa bata. So that's protective until 6 months of age. Okay. Next, maaaring maging malubhang sakit yung pangkaso. Okay, so tama po ito, no? Marami pong complications na maaaring mangyari because of flu. Okay. Next is maaring walang ipinapakitang sintomas ang may sakit na trangkaso. Okay. Okay, sige po. Totoo ito, no? Maaring asymptomatic yung mga tao na merong trangkaso. Kaya lalo tayong mag-iingat. Iwasan natin yung tulad ng mga nabanggit kanina, laging maghuhugas ng kamay. No? Kasi hindi mo alam kung meron ka ng infection. Lalong-lalo na po kung meron kang kasama sa bahay o katrabaho na meron ng infection, mas lalo po nating dapat na mag-ingat. Okay. Next, maaaring maging mas malubha ang sakit kapag nagkatrangkaso ang mga may sakit na diabetes, alta presyon o high blood, sakit sa puso, hika o asthma at bronchitis o emphysema. Okay. Based sa discussion natin, tama po ba ito? Okay, ayan, madami na. Okay, tama ito, no? Kasi ang mga sakit po na ito ay humihina ang immune system o resistensya ng mga tao. Kaya mas prone po sa flu-related complications.
Okay. And that's all po. Thank you very much. Kung meron po kayong mga tanong, you can type them sa chat box po natin. Right. Thank you, Dr. Zaira, for that very informative talk on flu vaccination, especially as we return to work. Doc, let us just answer a few of the questions here in the chat, in the chat box by FB Live and here in our webinar. So let us first answer this question from Facebook Live. Doc, ilang shot of flu vaccines po ba ang needed sa isang taon? Okay. So ang sa isang taon po kailangan lang natin ng isang flu shot. That's for the whole year na po. And then next year na ulit siya. Yung flu vaccine po no, either if you received it halimbawa na receive mo siya August 2021, tas meron ng offer ngayon sa iyo ng April 2022 or May 2022. Yung ibang pasyente sasabihin nila, hihintayin ko po mag-August kasi doon pa lang po mag-expire. Okay, so no, you can have it now, as early as now. Basta po nagbago na po yung taon, pwede nyo na pong ma-receive yung flu vaccine dahil bago na po yung strain na nakapaloob dun sa flu vaccine natin. Okay. Yes, and to add to that, no, Doc, if you want your children, like as mentioned by Dr. Zaira here, na to be vaccinated with our flu vaccines, as early as 6 months, no, until 8 years old, we require 2 doses. That is 1 month apart. So again, not just our adults, no, our children need the need the vaccination as well. So yeah, so I hope that helps. Okay, Doc, Zaira, next question here in our Zoom. Okay, since we are talking about the vaccines already, no? So, ano ba dapat ang interval ng flu vaccine and COVID booster? How many days or weeks? Okay. Ang general guidelines po ngayon, COVID vaccine kasi cannot be given together with other vaccines. So ang general rule natin is to have at least 2 weeks apart from COVID vaccine and flu vaccine po. Meron ako nakitang question dito, yung isasama ko na no, doktora, kasi medyo related po siya. Yung, sorry, nasa na ba yun? Kung gaano daw katagal mula ilang days po from flu vaccination date magte-take effect yung vaccine. So tumataas kasi usually yung antibody response natin to the vaccine within 2 weeks po. Kaya yun din yung usual interval natin sa between vaccinations. Okay, yun po. Okay, thank you Dr. Zaira. And okay, and then let's move on to the to the treatment, no? So one of our viewers asked, are the remedies that you've mentioned during your lecture also applicable for sudden asthma attacks? Okay, so since ang mga sakit po ay maaring pare-parehas sila ng symptoms, no? However, asthma is an inflammation of the airway, so the management po varies person to person. Asthma is not a very easy topic, no, doctora. Covered yan ng family medicine. Evolving po ang management natin with asthma. So I cannot say na yun talaga yung exact management or nagamot para or remedy, no, para sa asthma din. Dahil po, you have to consult your doctor to give you the best remedy or management that you need. Yes. Pero of course, you can take still yung mga precaution po natin or prevention tulad ng regular hand washing and personal hygiene. Dahil pag naiwasan natin yung infection, may iwasan din natin yung asthma attacks because of infections. Yes. The asthma can be triggered by an infection, no? So I think it is more appropriate to say
na are the preventive measures also applicable for asthma attacks? Yes. Then the answer is yes. The pathophysiology of asthma is very different from flu, COVID, which is an infectious disease po, no? So our asthma is usually triggered by your allergens. And as mentioned by Doctora, iba po ang pathophysiology niya. May pamamaga po sa lining ng baga, pag-overproduce ng mga mucus, which makes it a comorbidity as mentioned by Dr. Zaira. So if magkaroon kayo ng flu or your COVID, it will definitely make the infection worse. No, so again, it is very it is very important to have your vaccines. Because if you have your asthma, on top of that, magkakaroon ka pa ng flu, pneumonia, for sure. So, ayun. So, I hope that answers your question, ma'am. And then, we have another question here. I think you already answered this, Doc, no? Nagpabakuna daw siya last September. Safe na po ba siya magpabakuna ulit this month? So, Doc Zaira already answered that. It's a yes. As long as it's already... as long as the flu vaccine for this year is already available, you can definitely have your annual flu vaccination. And then si Sir Raymundo said here na here sa Kuwait sabay ang booster dose and flu vaccine. Do you have comments on that, Doc? I think every kasi tayo po no, we are following the DOH guidelines. So bawat bansa po meron silang iba't ibang guidelines dahil meron din pong iba't ibang research na nagaganap sa iba't ibang bansa. So we can't say kung ano po yung guidelines ng Kuwait, but for us in the Philippines hindi po natin pinagsasabay yung COVID vaccine and flu vaccine. Yes. If you take a look at the type of vaccine, no, flu vaccine is an inactivated vaccine, which means na antibodies po na yung ini-inject na sa katawan ng mga pasyente. Now, when you say na COVID vaccine, majority of them are mRNA. So, different mechanism and technically, pwede silang sabay. But when it comes to monitoring whether you have an allergic reaction, medyo mahirap if both of them are injected at the same time. So here in the Philippines, we can. However, we really do not encourage kasi there might be allergic reactions to those vaccines. No? And it's really hard to tell which one you had an allergic reaction to. So ayun po. And then another question here, Doc. Need po ba ng doctor prescription bago magpa-flu vaccine, Dr. Zaira? Mukhang may nanghihingi ng prescription. Okay. So, according to the... you mean doctor prescription, no? According to the CDC, yung Centers for Disease Control and Prevention, hindi na po kailangan ng referral from a doctor ng flu vaccine. No, you can go to, kung nasa halimbawa nasa company po kayo, you can go to your clinic and just tell them na you want to be vaccinated po with flu and that's okay na, pwede ka nang ma-vaccine. Pero for certain health conditions, for example, yung nasabi ko kanina, cancer and HIV, you can receive it. Pero yung mga taong may cancer, kasi yung mga onco nila usually in they schedule it away from the chemotherapy kasi the chemotherapy can affect the vaccine. Yes. Although, just to clarify, Dr. Zaira, no, you said na no need for prescription. But the vaccine needs to be administered by a healthcare professional. Yes. O, mukha ko ba sa kapitbahay magpa-bakuna? Opo, dapat po sa medical professional. Yes. Okay. And then, one last question, Dr. Zaira, na we need to answer lang, no? If available na po yung booster ngayon, or yung flu
shot ngayon, should I prioritize the booster over, if available na yung COVID booster now, should I prioritize the booster over the flu vaccine? I think that depends po sa schedule ng vaccination, no? Kasi if the booster vaccine will not be available for a long time, halimbawa limited lang siya, tapos ngayon lang siya available sa place nyo, kasi it's not the same for everyone yung schedule ng vaccination ng booster. If it's limited, you can take the booster first. Pero if not, you can have the flu vaccine naman din po. So I think, ikaw, Doctor, what can you say about that? Well, again, it really depends on the schedule given by the LGU, no? But if you choose between the two, we take a look at the, kumbaga yung virulence and the mortality, morbidity rate. Mas mataas talaga si COVID compared to your flu. So in terms of necessity, right now, ha, it's COVID. And then right after a week or two, you can take your flu vaccine. If talagang constrained in time, again, there is no definite, walang limit restriction eh, na talagang 2 weeks ha, kung hindi may something bad will really happen to you. Wala namang ganon. Siguro you can space it at least 3 days para lang to see if you have an allergic reaction. Then you can take your flu vaccine. But again, the recommendation is as if you can, 2 weeks ang interval po, no? So ayun. So I hope that also clarifies your question dun sa ating Facebook viewer. So that's the last question from our viewers. Dr. Zaira, thank you very much again for giving your lecture and giving the most important information on flu vaccine as our viewers return to their workplaces. Thank you very much, and I hope you will grace us with your presence again. We will have another lecture on May 30, and so I hope our viewers will also listen to our lecture on that one. Okay. Thank you, Doc Zaira. Thank you so much, Dr. Vanessa. Thank you, everyone. Thank you for the fruitful discussion. Have a nice day also, Doc. So, to our viewers, a very good news, no? As we discuss the importance of flu vaccine and how it will help us protect our families, we are happy to inform you that these vaccines, both trivalent and quadrivalent vaccines, are available in our Healthway clinics. So we have, we can avail your flu vaccines in Healthway Family Clinic, our branches, Tuktukan, Buhay na Tubig, RMR Square in Quezon City, Fenina and Bukandala are always open for your flu vaccination needs. And of course, our QualiMed multi-specialty centers, Healthway multi-specialty centers, also have these vaccines. Alabang Town Center, Festival Mall, Greenbelt 5, Market, 8 Adriatico in Manila, Shangri-La Plaza, and SM North the Block. So you can see here our contact details. You can ask the availability of our vaccines, and you may schedule your vaccination here in our multi-specialty centers. We also have Healthway at Home vaccination. You can have your vaccines right at your homes, no, comfort of your homes. Our medical professionals will administer the vaccines in your our medical professionals will administer these vaccines, and we cater in the areas of Metro Manila, Bulacan, Cavite, and Rizal. And these vaccines are also available in our QualiMed branches. QualiMed Hospital Santa Rosa, Laguna, QualiMed Surgery Center, Manila,
QualiMed Hospital San Jose del Monte, Bulacan are always open to cater to your vaccination needs. And also Daniel Mercado Medical Center, QualiMed Hospital Iloilo, QualiMed UP Town Center, and QualiMed Makati. So only 950 pesos. So again, please do like and share this this webinar po, no? And thank you very much for listening to our talk on flu vaccination. Let us protect ourselves and our loved ones. Get vaccinated with Healthway and QualiMed's quadrivalent flu vaccine so that we can reduce the chances of getting flu and other chronic diseases. So again, as I've mentioned, no, we have our next webinar next week on May 30. And we will discuss the safety, safety best practices as we return to office. So after this talk, we will be sending the recorded video of the webinar and let us know what topic you want us to discuss next. Thank you very much and have a good day, everyone. Thank you, Dr. Thank you, everyone. Sa panahon ngayon, ano na nga ba ang pangako? Ito ang walang kinikilalang layo o hadlang para sa mga mahal ko sa buhay. Ito ang paggarantisa na tuloy ang aral, trabaho at negosyo para sa lahat. Ito ang pagkalinga sa kabataan upang mapagpatuloy nila ang pag-abot sa mga pangarap. Magbago man ang panahon, hahanap tayo ng pagkakataon. Pagbuhos ito ng alaga at atensyon sa mga lugar na kailangan ng tulong at suporta. Ito yung patuloy na paghanap ng paraan at paggawa ng diskarte para sa kabubuti ng lahat. Pagiging pamilya siya sa mga taong pinakamalapit at malapit sa iyo. Pagiging nanay ko ito sa mga tinuturing ko na ding mga anak. Sa bawat luto at hain ko, nasasabi ko nandito ako para sa kanila. Bilang panganay, ikas na sa akin ang pagiging maalaga, kaya manong na rin ang tawag nila sa akin dito. Pagkita ng pagiging world class, ngayong global Filipino talent, hindi lang para sa iba, pero para sa atin din. Ito ang paghatid ng ginhawa at aruga sa mga taong may mahal din sa buhay tulad ko. Abilidad itong makita ang sarili sa gitna ng lahat, at masabing nasa tamang lugar ako at ginagawa ko ang lahat. Ito ang diwa ng Ayala. Ang pangakong walang kinikilalang layo o hadlang. Pagmamalasakit sa pamilya, sa komunidad, at sa bayan. Ang pagtanaw at paglikha
kasiyahan ng oportunidad para sa lahat.